Assalamu alaikum. May naalala pala ako. May nag-send sa akin na video or screenshot din na patungkol dun sa babaeng sumayaw. Akala ko Muslim siya. So sabi ko, anong klaseng babae ito pumasok sa kanyang utok, sa kanyang utak? At nagawa niya ito kasi naka-hijab siya yung time na yun. So, akala ko Muslim na nag-tour dun sa masjid. Itong masjid yung pink mosque na alam natin sa Mindanao. At sumayaw siya dun sa harap mismo ng TikTok. So ano sila yata, ewan ko kung taga doon or nagtutour lang. So yung gusto lang namin paalala dito na sana yung mga katulad yung TikToker, yung mga non-Muslim dyan na nagti-TikTok, kung hindi kayo mapipigilan sa pagsayaw, then ilagay nyo po sa tamang lugar. Saan ka makakita na may sumayaw ng TikTok? Sa harap na simbahan or sa loob or habang nagmimisa ang pare or something, di ba? Well, parang hindi maganda tignan para sa iyo, di ba? Paano pa kaya ang mosque? Ito po lugar ay banal. Ang ginagawa dito pagdarasal. Konting respeto lang, di ba? So para naman dun, buti ang Islam ay maawain kasi ang propeta pinadala bilang awa sa buong sanlibutan. Umaarsal na kay Allah rahmatan lil alamin. At ipinadala at we did not send you but as a mercy to mankind. At hindi ka namin pinadala maliban lang ay isang awa para sa buong sanlibutan. Yun ang malapit na kaulugan niya sa Tagalog o meaning niya. So si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang huling propeta sa Islam after si Jesus, at pinadala siya bilang awa. So kung walang awa ang Islam sa'yo, baka may pinaglagyan ka na ngayon. Pero dahil maawain ang Islam at siya ang role model namin, siya ang tinatry namin gayahin. So inshallah, naalala ko yung nangyari din sa panahon niya na may dumating sa mosque na, ewan ko lang, isang badu yun. Basta may isang taong dumating sa mosque at umihi sa loob ng mosque ng propeta. Andun pa mismo yung propeta. No, sa panahon niya, nangyari ito. At umihi itong lalaki sa loob ng mosque. Imagine mo gaano mas grabing ginawa, di ba? So umihi at nagalit yung ngayon yung mga kasama ng propeta, mga sahaba. At gusto na lang nagtitimpi lang siya, gusto na lang saktan, no? At halala ko sa story, hindi siya sinabi ng propeta, pabayaan niyo. Kumbaga patapusin muna siya umihi, no? Pinatapos pa siya umihi, grabe. At after yun, saka siya kinausap ng propeta. Yung tapos na siya umihi. So may mga ibang nag-scholar na sabing may mga tawag doon. May mga matutunan tayo doon bakit kaya niya pinatapos muna o ano. Kasi kung saka mo gulatin or hilahin tapos habang umiihi, which is kakalat 'yon, 'di ba? Kakalat. At lalo siyang magkakalat sa masjid ng ihi. At nangyari yung after kinausap siya ng propeta na sinabing ito ay lugar ng pagdarasal, ganyan, malinis. Ito ay malinis sa lugar. At doon nalambot yung puso ng taong ito at nanalangin pa siya sa Allah at pinalanginan pa niya ang propeta, which is ang mga itong sahaba na gustong manakit sa kanya, hindi niya sinama sa panalangin niya. At kung iisipin mo, umihi mismo sa mosque ng propeta. Kumpara mo dito sa sumayaw sa labas ng masjid. So, ano mas grabe, di ba? Kaya tayo, marunong tayo umunawa. Yan ang isang Muslim. Try natin buksan ating isip at maging, malay mo, mag-Muslim yung tao na eh. Malay mo, dahil sa ginawa niyang pagsasayaw sa TikTok, ay mabukas ang isip niya. Maisip niya ito. Pero sabi nila, nag-sorry na daw siya, kaso hindi pa din daw niya dinidate yung video. So, please lang, siguro, mas mainam, delete mo lang yung video talaga. Kasi, nang hindi ka na makapag-influence ng ibang tao, nagayahin ka. Yun lang. So kung talagang sincere yung pag-sorry mo, i-delete mo yung video at sana lesson learned na to sa'yo at sa mga iba na pag may mosque, respeto lang. Kahit saan temple. Kunaya, pumunta ka sa China, may mamit kang mga monke sa taas ng bundok, yung mga temple nila doon, mga Shaolin, mga kalbo. Well, magbibigay ka siguro ng respeto, di ba? Hindi ka sasayaw doon ng basta-basta parang si Raul. Oh. Di ba? Hindi ka magti-TikTok yata doon sa taas sa temple nila, which is nagdadasal sila. So paano pa kaya, 'di ba? Kung sa ibang religion ganun, 'di ba? Hindi mo siguro gagawin 'yon. Paano pa kaya sa Islam? Sa mosque pa. Alam mo ang Islam hindi ginagawang biro, 'di ba? May nakita ka nang ginawang biro ang Islam? Sa Christianity,
ginagawang biro minsan si Jesus. Kung ano nung ginagawa nila, comedy. Yung I Can Survive or something na yung binibidyo na hubad si Jesus. So, kung ano nung ginagawa nila. At ginawan pa nila ng drawing si Jesus, which is walang respeto sa totoong itsura ng propeta. Na malay ba natin? Ano ba talaga itsura niya? Tapos dinodrawing nila. Sa Islam, hindi dinodrawing ang propeta bilang respeto. So, yun. Hanggang dito lang po. At sana may natutunan at na makaabot ng mensahe dun sa babae. At hindi ko talaga lubos maunawaan anong klaseng ginagawa talaga yun. Ito yung lason ng TikTok sa ating utak. Na balang araw, hindi na natin alam yung ginagawa natin. Basta makapagsayaw lang, wala na tayong alam. Mamaya mapahamak pa tayo. No? E paano kung ginawa mo yun sa ibang religion na sobrang higpit nila tapos papatay sila kapag binastos sila? Di napatay ka ngayon. Sinasabi ko lang sa ibang religion, paano kung sa iba mahigpit? No? May iba kang religion na napunta na temple at ginawa mo yung kalokohan mo pagsayaw-sayaw. Tapos mahigpit pala sila. Papatayin nila yung babastos sa kanila. Imagine mo. So saan napunta yung ulo mo ngayon? Hindi ko sinasabi sa Islam yun, ha? Sinasabi ko lang kung sa ibang religion yun. So pasalamat ka, sa Islam mo lang ginawa yun. Sa Islam mo nagawa yun, sa mosque lang. At may awa ang Islam sa'yo. So inshallah, sana magbukalat po kayo ng aklat patungkol sa Islam. Basahin nyo po. At bagay yung hijab sa'yo. Konting ayos na lang. At inshallah, matutunan mo. Baka ito yung sign na pagkakamali mo ay madala ka sa Islam. Malay mo, di ba? Maraming gayang kwento. Na sila mismo gustong bumagsak ng Islam. Sila mismo gustong manira ng Islam. Pero sa bandang huli, sila din yung nagbumuslim. Kasi yun yung nagbukas ng isip nila. Para pag-aralan itong relihiyon na sinisiraan nila. Masalam. At ibig sabihin, goodbye or peace. Di ba?